Ghost. Limang letra, pero marami yan sila. Minsan multo, pero karaniwan, tao. Yung tipong magbibigay ng motibo tapos mangiiwan din naman pala sa dulo. Wow, galing sa akin ha. Medyo katunog ng MU, mutual understanding, o magulong usapan. Ah, hindi. Mahabang landian, kahit walang ugnayan. Yung tipong sila yung unang magpaparamdam, tapos sila rin yung unang aalis ng walang paramdam. Wow, galing sa akin ha. Yung magchat-chat ng good morning, kumain ka na ba, have a sweet dreams, tapos kinabukasan, hindi na magchat-chat. Wow, galing sa akin ha. Hey youth, ako nga pala si Kuys Pio at ito ang YouthSteps. So, what's up sa inyo mga kalakbay? At sa video nito, hindi po tayo maghuhugutan. Bakit ko nga ba natanong yung mga bagay na yun? Dahil related yan sa pag-uusapan natin ngayon. Pero naranasan nyo na bang umasa? May mga kabataan na umaasa pa rin hanggang ngayon kahit tuloy-tuloy ang kanilang online learning, umaasa pa rin sila sa academic freeze. Marami ang umaasa pa rin sa second wave ng ayuda. Marami umaasa pa rin na matapos na itong pandemya. Alam nyo ba, meron din isang tao noon na siya ay umasa ng napakatagal pero hindi siya binigo. Isang santo na maraming pinagdaanan pero hindi nawalan ng pag-asa. Welcome sa bago na naman nating hashtag Saintagram. At yan ay walang iba kundi si Padre Pio o Petrecina. Share ko lang ha. Halos hindi ko naman talaga kilala si Padre Pio nung high school ako, pero nung pumasok ako ng seminary, yan yung naging nickname ko sa loob. Pio. At doon ko siya lalong mas nakilala. At sobrang naantig ako sa story niya. Kasi grabe, kung titignan mo yung phrase na sinabi niyang pray, hope, and do not worry, talagang isinabuhay niya sa buong buhay niya. For instance na lang, yung nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng stigmata na hindi pinaniwalaan ng maraming tao. Ultimo mga pare, hindi naniwala sa kanya. At obispo mismo at kardinal na nag-check nito ay sinasabing peki ito. Pero hindi siya nagalit, hindi siya nainis, kundi siya ay nagdasal lang. At nanatiling, nananalig, at umaasa. Pangalawa, nakapagpatayo siya ng ospital with 250 beds. Ganun kadami. Share ko lang ha, na walang hawak na sariling pera, na hindi siya ready. Alam nyo, yan din yung naramdaman ko ngayong D2 Games. Hindi naman kasi talaga kami sobrang prepared or sobrang ready with regards to money. Pero bigla na lang dumadating. Kasi yun din yung notion ko. Pray, hope, and do not worry. Kasi kapag ka nag-worry tayo na nag-worry, mawawala ng sense yung prayer natin. Kaya nga tayo nagpipray kasi nagtitiwala tayo sa Kanya. At ibinibigay natin yung buong tiwala natin sa Kanya. Pero we have to do our part also. Kaya nga, tulad ng sinabi niya, pray, hope, and do not worry. Sana yan din yung maging tatak sa atin ngayon. At yan ang magiging step for the day natin. Lagi tayong tumawag sa Kanya, humingi ng tulong sa Kanya, at ilagay natin yung buong pagtitiwala natin sa Kanya. Umasa tayo sa Kanya dahil Siya ay magbibigay ng totoong pag-asa at hindi Siya paasa. Wow! Galing sa akin ha! Patunay dyan si Padre Pio. At panghuli, do not worry. Ang daming kasing dasal na nandasal at mataas yung hope naman kay Lord. Pero nag-worry pa rin. Sa pag-worry natin, nag-i-intervene tayo. Sa pag-intervene naman natin, doon nasisira yung plan ni Lord para sa atin. Kasi God's timing is the perfect time. Kaya lagi natin tatandaan, pray, hope,
and do not worry, just like Padre Pio and Kuys Pio. So, kung na-bless ka ng video na ito, pwede mo itong i-like, pwede mo itong i-heart, pero kung gusto mo maging blessing sa ibang tao, pwede mo itong i-share at pwede ka mag-subscribe sa YouTube channel ko, youtube.com/kuyspio. And also support the activities of Kabataang Dos, #RealZeal, #KabataanNgDiyos, Kabataang Dos. Ito ay magaganap on Friday, September 25, 26, and 27. Finals na po yun. So, yun lamang po. Thank you and God bless you all.